Tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa mga residente sa covered court ng Barangay 190 sa Pasay City. Kabilang sa mga nagpaturok ng kanilang unang dose ng Sinovac ay si Aling Rosalie. Para rin po sa kaligtasan ng mga anak ko kasi lagi po akong lumalabas ng bahay para hindi ko na rin madala yung sakit. Tiwala ang DOH, natataas palalo ang kumpiyansa ng publiko sa Sinovac vaccine matapos itong makakuha ng emergency use approval mula sa World Health Organization. Pang-araw-araw natin ng mga nababakunahan, pataas na ho ng pataas, ito pong Sinovac na recipients natin for vaccination. Sa tingin ko na wala yung pag-aagam-agam dahil napatunayan naman ng bakunang ito na ito ay kayang pumasa sa standards ng WHO. Pero sa ilang LGU sa Metro Manila, paubos na ang mga supply ng bakuna. Bukas, darating sa bansa ang 1 million pang doses ng Sinovac. And then sa June 10, darating din po ang another 1 million ng Sinovac. And then yung ating COVAX, magandang balita po, Sir Henry, na more or less 4 million po ang darating. 2,280,000 po na Pfizer, darating po this coming June 10 and 11. And then darating din po ang AstraZeneca, 2,028,000 this coming mid of June. Total po na darating na inaasahan po namin, Sir Henry, is 10 million. Tatlong medical experts mula Israel naman ang nakatakdang dumating sa bansa sa mga susunod na linggo para tumulong sa maayos at masusing pag-deploy at paghawak ng mga sensitibong bakuna gaya ng Pfizer at Moderna. Umaabot sa 237,000 na individual ang nababakunahan sa bansa kada araw. Pero oras na masimula na ang pagbabakuna sa A4 Priority Group o Economic Frontliners, posibleng umakyat ito sa 500,000 kada araw. Once na nagkaroon tayo ng enough at steady vaccine, ay iangat po natin na at least 2 million po tayo per week. Ang pribadong sektor handa nang simula ng A4 vaccination sa Mall of Asia sa Lunes. We really want to open the economy and have a Merry Christmas itong taon na we have to achieve at least, no, in NCR plus herd immunity, well, targeting at 70%. Ayon sa grupong Okta Research, may pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa ilang probinsya, kaya dapat mas pabilisin ang pamahalaan ang vaccine rollout, lalo't niluluwagan na rin ang mga quarantine restriction. Every time maglalagay tayo sa ng isang lugar sa medyo maluwag na quarantine restrictions, meron talagang risk na magkaka-surge. Lahat naka-hinge sa vaccine rollout natin. Kung madelay, hindi natin makuha yung expect nating vaccines by this year, tapos next year pa dumating, then baka mauna yung surge. Sa taya ng Department of Budget and Management, kakailanganin pa ng dagdag na 25 billion pesos na pondo para sa mga gastusin sa pagbabakuna. Ayon kay Budget Secretary Wendell Avisado, kulang ang 82.5 billion pesos na pondo unang inilaan sa ilalim ng General Appropriations Act para sa bakuna. Hindi lang po talagang 82.5 billion na gagastusin natin ngayong taon para sa pagbili ng vaccine sa USACRACI. Kaya nga ba, pati contingency fund ang kailangan ng gamitin. Hanggang nitong June 2, halos 1.3 milyong individual o 2.23% na kabuang populasyon ang nakakumpleto na ng dalawang dose ng COVID vaccine, habang 4 na milyon naman ang naturukan ng unang dose. Bianca Dava, ABS-CBN News.